Hello mga ka-MTV, magandang gabi po. Gagawa tayo ng video about sa 1,000 pesos. Yung bagong peso, yung bagong bill at saka yung luma. Ito yung second na 1,000. So ito hindi to pay kasi dito makikita yung watermark ng tao dito, ng mga bayani dito. Tapos yung back medyo na iba lang sa unang old na 1,000 pesos. Yung sa unang 1,000 pesos ang nakalagay dito hindi ganito. Bali yung langgal or sa tawag sa mga Muslim ngayon, mosque na. Yung unang panahon ng mga ninuno namin langgal ang tawag doon. Tapos ang dito naman banawi rice terraces. So, i-insert ko mamaya dito sa bandang taas ang picture ng old 1,000 pesos. Ito yung pangalawa. Tapos, ang pinakabago, ito na. Ang parang na-additional dito sa 1,000 pesos ay itong pangalan medyo lumiit or ito yung nabago. Tapos, ang additional itong guhit-guhit na ito. Na 10. Tapos dito din sa kabila. Ganun pa rin yung mga background or yung print ng tao dito at saka yung dito na watermark. Tapos yung back niya, ganun pa rin. Ganun pa rin ang back niya. Parehas din. Maliban lang yung doon sa old ay langgal at saka banawi rice terraces. Makikita natin mamaya dito sa bandang itaas. So ito yun, bago. Tapos ito yung pangalawa. So may pagkaiba talaga. So napansin ko lang kanina, akala ko peke yung bandang ibaba yung pinakabago, kasi bakit sabi ko ibang iba yung ano, yung mga sulat ng 1,000 at saka yung parang ribbon dito na kumikinang-kinang. Tapos ito, bakit may ganito na guhit-guhit line, linya-linya ng mga 10 ito, mga 10 ka-line pati dito sa kabila, pero yung likod ganun pa rin. So itong dalawang 1,000 peso bill na sample, bali original to or totoo ito, hindi peke. So sabi nila ang peke daw dito, banda daw ang pwede natin tignan ay yung watermark na tao, bali parang cartoon lang, hindi siya klaro at saka yung dito. So sa papel parang totoong-totoo, parang gayang-gaya talaga kung hindi natin mapapansin ng maayos or kung hindi natin kilatisin. Baka mabibiktima tayo ng mga namimaking pera kasi high tech na din sila ngayon, gayang-gaya na nila yung mga pera ngayon. So kaya pala siguro bawat taon or mga dalawang taon binabago nila yung disenyo para hindi talaga magaya. At saka ito guys, parang alif bata yan. Yan, parang Arabic words yan. Hindi ko lang alam kung alif bata ba ito. So yan, ganun din yung pinakabago, mayroon din sulat. So ang pinaka-importante mga MTV, pag magre-receive tayo ng pera, siguro kahit sabihin natin sa banko, ganun pa rin, pero siguro mo pag sa banko, pwede naman natin ibalik agad or doon pa rin sa kanila na manggagaling ay biniverify nila kung hindi peke or totoo. So pag sa ibang tao lang, kagaya natin, halimbawa mga nasa mall tayo, susuklian tayo or babat may magbabayad sa atin,
doon siguro dapat natin dapat kilatisin mabuti kung peke or totoo. Kasi mahirap na, sa hirap ng buhay ngayon na pandemic pa, dapat talaga mag-ingat tayo, hindi lang sa kalusugan, sa lahat ng bagay. So yun mga ka-MTB, sana ma-aware tayo sa mga pera ngayon nagsisilabasan, kasi lahat ng mga manloloko or mga sakim ngayon ay magsisilabasan yun para magkapera lang sa maling paraan. So yun mga ka-MTB, ito yung pinakabago. Huwag tayo magtaka kasi baka sa pera, may pera tayong mga 10,000 tapos may ma-insert na ganito, makita natin ibang iba yung style. So akala natin peke, totoo pa rin, pero maganda na rin yung kilatisin natin kung peke or totoo. So sana magustuhan niyo yung video na to, at saka kung bago pa lang kayo sa channel ko, sana support my channel, subscribe and like, pakishare na din, at saka huwag kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video ko. Maraming salamat sa inyong lahat.